Welcome back, mga kaldab. Meron na naman po tayong bagong latest updates at talagang mainit-init po ito, mga kaldab. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video natin pagkatapos mong panoorin. Well, marami pong nag-react sa in-update natin, mga ka-Aldab. Nakitang-kita naman po sa video, mga ka-Aldab, nung binanggit ni Bossing, o nung binanggit ni Bossing yung baby, bakit kailangan niya pang lumingon pasimple kay Main Polkerson? Anong ibig nga po ba niyang ipahiwatig? Anong ibig niyang sabihin sa mga point na yon? Siyempre, true-blooded Aldab Nation, alam na agad yan. Hindi po ba? Yung isa po sa hindi matanggap ng mga main fanatics, mga army, dahil si Bossing nga yung isa sa pinasasandala nila, si Bossing nga po yung isa sa masasabi natin na, kumbaga, alam nyo na, yung masasabi natin na, kumbaga, isa sa nagsimula nung Zarzuela, mga ka-Aldab. O ibig kong sabihin sa pagbati kay Mengay nung nakaraang Sabado. Pero ngayon, bumaliktad na nga po ba at nagbago na yung sitwasyon? Gayong pinitik lang ba ni Bossing Big Soto itong mga main fanatics at army na umayos kayo? Hindi po ba? Pero syempre, hindi nila tanggap. Wala daw pong, kumbaga, kinalaman yun sa baby. Napalingon lang naman si Bossing dahil kinakausap siya. Kaya, well, common sense na lang po. Yung paglingon na yun, kung kinakausap ka, harapin mo yung mukha eh. Hindi po ba? Hindi yung pasimple ka lang tapos babalik ka agad dun sa, yung camera nahuhuli ka eh. Hindi po ba? Yun ang hindi alam ng mga tao. Lalo na po kapag ka hindi nila tanggap yung katotohanan, yung sinasabi nilang fake news na naman po tayo. Okay lang yan. At least ako, nakikita ako naman. Siguro, yung mga netizen na hindi Aldab, alam naman po siguro nila yan. At madali nilang makukuha yung sinasabi ko. Kasi kung true-blooded Aldab Nation nga, gaya ng sinasabi ng mga main fanatics at Armin, paniniwalaan ka niyan, Mr. Destiny. Kasi isa lang yung iisa lang yung gusto ninyo eh. Iisa lang yung pananaw nyo. Isa lang yung, kumbaga, nakikita akong rason para sumang-ayon sa inyo lahat yung Aldab Nation. Tignan na lang po natin yung ibang netizen. Di po ba? Tignan nyo yung ibang netizen. Kung ano magiging reaksyon dun po sa ina-update natin. Dun may kita nyo na, kumbaga, maraming reaksyon na, oo nga, nakita ko, pasimpleng lumingon nga si Bossing. Ibig hindi lang naman sigurado ganun yun, pero yung pino-point out ni Mr. Destiny mukhang totoo, dahil maraming beses na hindi lumilingon si Bossing, tuloy-tuloy sa pagsasalita, pero yung binanggit nga po daw yung baby, pasimple nga po talagang lumingon. Ganyan po kahusay si Mr. Destiny pagdating po sa mga ganyang bagay, sa mga ganyang imbestiga. Kasi alam nyo naman po, mga ka-Aldab, na hindi po tayo papatinag, hindi po tayo papatalo, lalong-lalo na nga po dito sa mga ganitong banat. Hindi po kasi nila mabash si Bossing. Hindi po kasi nila magawang banatan. Hindi po katulad nila Ma'am Alan, nila Jose, Wally, Paolo. Kayang-kaya po nila. Yung po ba? Dalawang pinangingilaga ng mga main fanatics sa Tarmin. Si Henyo Master Jovi De Leon, si Bossing Big Soto, yan po yung pinapangilaga nila. Parang pagdating, pag may mga opinion at reaction yan, tikom yung bibig nila. Hindi sila makagalaw, hindi sila, kumbaga, makapag-react. Real talk yan, mga ka-Aldab. Kaya nga po ako, pagdating sa mga bagay na yan, talagang pinalalandakan ko pa eh, para magising po sila sa katotohanan na, kumbaga, Aldab pa rin po yung totoo. Aldab pa rin po ang masasabi natin na, kumbaga, may kukumpara, hindi basta-basta may kukumpara. Lalong-lalo na nga po pagdating sa pagbabalita, pagbibigay ng update. Gaya ko, nakita nyo naman po sa dami ng mga ipinalalabas, pero nakukuhaan po natin ng magandang angulo
yung mga sinasabi at mga pahiwatig po ni Bossing Vic Soto. Kaya lang siyempre maraming nagre-react, maraming hindi kampante, maraming reaksyon po ba? Real to kaya mga Kaldab. At ito po yung pinaka latest din up. Update din po ito latest mga Kaldab. Maraming nagtatanong uli sa atin. In-update ko na po ito na sinabi ko nga po yung pagbabalik ng The Clash. Eh may isang show na machuchugi. Di po ba? Pinagpipilian. Hindi naman po pwedeng kay Dong yan. Di po ba? Hindi naman pwede yung Pepito Manaloto. At wala na pong ibang choice kundi ang Daddy's Girls. Maraming nag-react na hindi. Okay lang. Hindi naman po pinipilit kasi once na pumasok yan, may isa talagang tatanggalin. Real talk. O hahabaan yung oras. Sa tingin nyo, alauna na madaling araw ipalalabas yung Daddy's Girls. Alas 12. Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets ng ina-update ko. At yung Daddy's Girls po, matagal na rin po yan eh. Kumbaga, di po ba? O yung Pepito, nag-remake eh. Kumbaga, mas binago nila. At hindi po tatanggalin yung Pepito. Alam nyo kung bakit? Kung ang pera-pera lang po yung pag-uusapan, binabayaran lang po ng APT, yung airtime po nila. Yun lang po yung binabayaran. Ibig sabihin, yung pasok ng pera sa Daddy's Girls, kay Mr. Tobiera. Kung tatanggalin nila Pepito, wala naman po silang kahati dun, di po ba? Show talaga ng GMA, boom-boom pasok ng pera. Samantalang sa Daddy's Girls, yung airtime lang nila yung babayaran. Real talk to, mga Kaldab. Kaya, alam mo na, di po ba? At eto ha, sobrang tahimik ang membro ng Daddy's Girls. Ilang dalawang linggong walang taping, wala naman pong pinakita, siguro sasabihin nyo, mali ka na naman, kahit kayo, hindi nyo rin, kahit mga main fanatics, hindi nyo nakita nag-taping, walang po si Oyo Boy, walang po si Chamito, at ibang mga staff at crew ng Daddy's Girl. Tapos, eto pa po, sobrang tahimik ngayon si Derek Chris, nakapagtataka, di po ba, dati-rate, alam naman po natin na matapang yan, once na binatikos mo yung show niya, ang dami nagre-react niyan, talagang pumapatol sa matatanda yan, di po ba? Yan lang yung isang director na talagang nakikipagdigmaan din. At si Jan Lapus, di po ba? At syempre, yung mga ibang ano, sobrang tahimik, sa sakatahimikan mga Kaldab, nakakatakot, di po ba? Halatang mayroong itinatago at may lihim po na niya masabi natin na yun nga po mga Kaldab, na machuchugi. Pero tignan na rin po natin. Pero yan po yung pinakamalakas at maingay na pinag-uusapan. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung update natin. Ulitin ko sa mga gusto po ng pinaka-latest updates, dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. At sigurado naman pong updated po kayo pagdating kila Mengay at Tisoy.